Hello, good evening everyone. Kumusta po kayo lahat? It's good to be back here on Facebook na live tayo. Together with me, kasama ko ngayon si Madam President natin tonight. In our conference, this is the first conference ng Great Life dito sa ating digital, sa social media. Dito tayo ngayon. So, how are you, Pres? May lang tayo nagkita ng sabay tayo nasa screen ngayon ng todo, no? Oo. So, hello everyone! Hello, EVP! So, alam ko, no, marami sa inyo ngayon ang tumutok dahil this will really be a very special discussion. So, this is not the usual discussion na ginagawa natin, EVP, dahil yes, we have a special guest with us, di ba? Mm-hmm. So, mm-hmm, ngayon, very timely yung magiging topic natin, yung magiging discussion. Marami tayong matututunan talaga. At yes, nakakatuwa lang dahil, di ba, we're doing it now, di ba? Welcome to the digital era. Digital era, yes. Congratulations to all our great people na mabilis na ka-adapt dito sa ating digital world, di ba? Yes, yes. Mm-hmm. Okay. Okay, so siguro Press, bago tayo mag-umpisa, i-acknowledge naman natin yung mga nandito ngayon. Kasi I can see a lot of our distributors worldwide. Like nakita ko dito si Taiwan, Uncle Jerry is here. Switzerland, si Lolet. Jepoy Cordova is here from Italy also. From Italy and even Venus. She's here also. And then Dubai, I see some of our people in Dubai, they're also watching. Okay, welcome po sa ating FG Live, ating conference, digital conference po ng Great Life together with Madam President. Sino pa nakikita mo dyan, Press? Sino pa ba? Of course, all over the Philippines. Alam mo, that's all the beauty. All over the Philippines. That's the beauty of digital kasi mas malawak yung nare-reach out natin na audience, hindi ba? So, ayan. So, we have from Italy, we have from UAE, we have from Bicol, all the way, may Pampanga, from Mindanao. Yes. Ako personally, EVP, ako din mismo, sobrang excited ako dito sa discussion ngayon. Kasi ang dami ko ding mga questions talaga dito kay Doc, kay sa ating medical expert. So, ano to, this is not the usual. Guys, maniwala kayo, tutukan nyo to from beginning to end. Kasi talagang marami tayong matututunan. And lahat yung mga questions natin, diba? Especially sa situation natin ngayon. And of course, kung paano din makakatulong yung Great Life. At saka kung paano tayo mag-iingat palalo. Diba? Yes, I agree with you. You know what? You know, we're so blessed to have this person with us. Okay? Kasi for the past weeks, we already start talking to this person. Inalam ko kanyang background. Okay? Kasi hindi ganun kadali ang we just invite somebody in, right? So, kailangan believer also ng both East and West medicine. Okay? Hindi lang purely nakafocus sa medication, so sa Western ways, but also Eastern, okay? So, because we're in the industry of supplementation, kailangan naiintindihan din, hindi ba? Di ba, Press, no? Saka marami pa tayong ganito mga episodes na darating. Correct. At saka siguro, no, because of so many opinions na lumalabas sa social media, di ba? Bisa marami kang questions, maraming mga fears ang mga tao, etc. Better hear it from someone na alam mong mayroong authority, may alam talaga dun sa issue na yan, di ba? So, and open-minded, Press. And open-minded. Yes, okay. So, kasi hindi lahat ng nasa medical field are open-minded sa supplementation. So, pero ngayon kasi, tama nga yung sinabi kasi 'di ba yung nagkausap tayo, yung nag-meet tayo all the over Zoom lang din nung na-meet natin siya. Because of this situation, somehow yung mga hindi believer dati ng supplements, marami na ring mga naging believer talaga because of course, 'di ba? Yung nangyayari sa atin ngayon, yung kalaban natin hindi natin nakikita, 'di ba? Yes. Ang sakit, hindi ka naman pwedeng uminom ng gamot. The only thing that you can do is just to strengthen your immune system, etc. So, there are so many things na akala mo, alam mo na, pero later, tonight, makikita nila ang dami pa. There's so many things to learn pa pala. And you will love more the products of Great Life. Diba? Yes, you love more the products. And then you understand more why in this COVID time that you have to strengthen your immune system. Napaka-importante ngayon yan eh. Like, katulad niya, di ba, Press, no? Wala naman talagang gamot. Gagamitin ko yung term na gamot. Wala namang gamot to strengthen your immune system. Pero, through the food that we eat,
through supplementation, mm-hmm. we can strengthen our mm-hmm. immune system. Yun ang kagandahan mm-hmm. sa panahon ngayon. Oh, so, oh. kailangan, you are our watcher right now. If you're watching right now, napakagandang topic po ngayon to. Mm-hmm. Kasi kami, actually EVP, kahit hindi sila nag-great life, if there are someone yes. here, na let's say, share this to your friends kasi makakatulong. Kasi we will not just be discussing about great life lang naman, di ba? Kumbaga, about everything, especially sa situation na to, na alam mo yon mas maraming realizations, maraming fears na mawawala sa kanila kasi mas marami silang magiging clear sa kanila lahat, di ba? Yes, oo, yun yes. yung maganda. Okay. Ayan, so anyway, ilan na ba yung ano natin? Marami-rami na press. Are we going to start? Thumbs up naman. Pa-thumbs up kayo. Marami to eh. It will take an okay. hour. Mahaba to. Okay. So, wag ko kayo bibitiw. Kasi, kung let's say, if you're going to do something, I suggest mag-speaker ninyo para narinig nyo. Do not miss it. Kasi napakaganda po to. Okay. And they can also give their comments. Babasahin yes. din naman natin yan. Oo. Okay. So, we'll start, no? So, the person that we invited for this digital conference right now, he's a graduate of Taga Mountain Province po kasi siya. Mm-mm. Okay? Mm-hmm. So, sa mga Taga Mountain Province na mga distributors natin dyan, okay, sariling inyo to. Sa inyo galing to. Okay. So, he graduated as a biologist sa Baguio College Foundation. And he finished his medical course sa St. Louis University in Baguio City. So, during the time after he finished his medical school, ang unang exposure niya sa government is pinadala ho siya ng DOH, Department of Health, sa Mindanao, to be exact, sa Surigao del Norte. So, doon mm-hmm. ho siya pinadala. Ang kanya mga training talagang barrio upon barrio, town after another. So, hindi po siya itong typical na doktor na makikita nyo na lang po na nasa klinika. Or, usually, ang exposure sa emergency room. Ito po talaga, makikita mo yung among the poorest of the poor, kung paano mo inilalaban, paano mo pinagagaling ang mga tao may sakit na nasa mga barrio. Okay, mm-hmm. so siya po, okay, while he was in Surigao del Norte, I'm sorry, he was awarded. Imagine mo, he was awarded, he garnered an award na the most yung political savvy among the health practitioner. Alam mo, political actually, savvy? Award po, yan? Political savvy, award to, he garnered an award na most political savvy among the medical practitioner. So, eto mamaya tatanong ko sa kanya pagka pinakilala natin to. Kasi, ang unang papasok sa isip ko dito, idol ba to? Pokey points ba to? Kasi the most, political savvy. Pag sinabi mo gano'n, diba? Uh-huh. And also, this person, of course, is a member of the diplomat of the Philippines Board of Surgery, okay? And then he's a general practitioner. And then this person also just finished his masteral course sa hospital administration. Wow! Kasi you know what, press? Kaya rare find siya para sa akin eh. Kasi I've met a lot of medical practitioners. Usually they are practicing, okay, nasa clinic sila, nasa hospital sila, okay? Mm-hmm. Iba kasi yung nagpa-practice ka ng clinic at iba mo rin yung nagpapatakbo ka rin. Takbo, may alam ka rin kung paano magpapatakbo ng ospital. Hindi lang doktor ang inaalagaan mo dito, hindi lang mga nurses, the people inside the hospital. So, he finished his master's sa hospital administration and currently, right now, he is the consultant, okay, and a medical specialist, consultant and medical specialist sa province, okay, sa provincial government of the city of Tarlac. Provincial government of Tarlac. Okay. Yes, yes. So imagine mo, press, no? He graduated sa up north, galing siya sa Mountain Province, and then for how many years na-assigned siya sa Mindanao, sa Surigao del Norte? Right now, he's already serving the government of Tarlac. Nasa Central Luzon naman siya ngayon. Yes. So very, wide ng press. Yes, north-south, di ba? North-south, ha? Wide ang experience ng doctor natin, di ba? Well-experienced. And I'm sure, really, lahat ng viewers natin ngayon, ang dami natin matututunan sa kanya. So, huwag na natin patagalin. Dahil alam ko,
Oo, ang bida dito ngayon, itong tao na to, hindi tayo EVP kasi marami tayong, kahit tayo, ano tayo eh, listener tayo sa kanya ngayon, diba? Mm-hmm. So without further ado, let me introduce to you our doctor. Thank you for accepting our invitation, Dr. Ben. So yan, Dr. Ben! A round of applause for Dr. Ben! Tayo papalakpak. O tayo! Hi, Doc! How are you, Doc? Hello! Okay. Wow! Good evening! Okay. Good evening po, ma'am. President. Good evening! How are you tonight, Doc? I alam ko pagod kayo. Only a few hours na rest. Kasi, press, kanina nung kausap ko si Doc, ang napaka-hectic ng schedule niya for the day. Eh. Imagine mo, kanina umaga pa, inaka-ilang operation mo kayo, Doc? Kayo po magsabi ng anong day niyo today? Actually, kakatapos yung the whole morning, yung radical nephrectomy. And kanina, after that, nag-lecture ako sa mga staff dito. About, okay. Sa mga health workers, sa mga PNP, staff ng PDRMC, and about COVID and the immunity din. Umpisa pa lang. The whole morning yung OR and then kaninang umaga at kaninang hapon I did a lecture. Nakapag-rest naman kayo, Doc. Well-rested naman. Oo, kasi marami tayong pag-uusapan ngayon, Doc. Marami kasing excited na makinig sa'yo ngayon, Doc. Including us, actually. Excited kami kasi marami kaming questions. Yung iba may mga fears na, alam mo yon, kailangan talagang yung tamang tao ba yung kakausapin namin, hindi ba? Narinig niyo po yung introduction sa inyo ni EVP? May tanong. So, grabe yung profile mo, Doc, ha? May question kami doon, yung award mo. Ano ba yung award na political savvy yun, Doc? What's that? Pogi points po yan, Doc? Actually, nung kinuha ko din yung award na yun, tinanong ko after, anong ibig sabihin nun? So sabi nila, it's a professional diplomacy. Nung time kasi na yun, na-assign ako sa Surigao. That was in Surigao, Placer. Ang mayor ko is a Muslim. Mm-hmm. And ang hirap mag-lobby. So, dati-dati hindi binibigay kasi yung hazard pay ng health workers. So, yun yung nailabi ko kay mayor. Naibigay naman. And then, during that time, merong calamity noon eh, nagka-typhoon. And yung municipal na yun, gold mine, ang daming small-scale miner. Butas-butas yung bundok. So, nagka-calamity, ang daming natabunan. Mm-hmm. And I was so active. Galing naman ako ng Mountain Province, kaya hindi ako takot sa bundok. So, na-monitor ng coordinator. Doon niya siguro nakita na madami akong nagawa doon sa barrio, doon sa municipality. Kaya naibigay nila sa akin yung award. So you're a very compassionate kami dyan. Slow clap. You're a very compassionate doctor, di ba? Yes. Kumbaga, nandun yung heart eh, yung puso niya dyan sa tao, which is good. Slow clap yan, Doc. Thank you po. So kanina, Doc, you mentioned na nagkaroon kayo ng parang seminar or with the health workers. With the staff. Kasi I believe na, syempre ngayon, ang mga at-risk talaga yung mga frontliners natin eh, di ba? So what can you say about the health of the people in the medical team? Right. Actually, now, yun yung compared naman before, much better ngayon. Kasi meron na tayong PPEs, hindi na nagkukulang, hindi kagaya nung first na, kaya nga ang dami rin doktor siguro na na-affect, nag-positive, may mga namatay. Kaso comparing it now, mas okay. Nalalaman na natin yung course ng disease. And then, aware na tayo. Meron na talaga na-implement yung paggamit ng mask. And then may mga supplies na ng PPE. So, malaking bagay compared. So, happy din naman ng mga health workers kasi ang daming support. Oo. At least, no, improving naman kahit papano, Doc, ano po. Yes, oo. So, siguro lang talaga, kami na mga hindi naman frontliners, as a, you know, a citizen, ano yung, how can we help? Kasi alam mo, di ba, in the past, may nabalitaan ako na kaya na-at risk din yung na-expose yung mga frontliners dahil may mga citizen na minsan nagsisinungaling sa kanilang travel history, sa condition nila, kaya mas na-expose yung mga frontliners. So, tama. How can we help?
you know, as a simple citizen here na nasa bahay, na syempre ang sumasabak sa giyera kasi kayo eh, 'di ba? Yung mga the heroes. Tama. So yun, actually appreciative nga ako sa mga Filipino eh compared sa Americans. I'm sorry. Kasi gusto nilang lumabas. Gusto nilang i-express yung freedom. Unlike sa atin, at least sumusunod naman tayo. So ang napaka-importante is yung we have to go for quarantine. We have to be talagang magma-mask tayo. And like us here in NCC, it's New Clark City. Andito naka-house yung mga healthcare workers na exposed. Naka-house dito for 14 days para ma-quarantine. Para at least safe sila. Kaysa yung nasa bahay na pwedeng, who knows, kasi reactive sila kaso wala pa yung test. Kung positive sila, malaki yung tendency na makapaghawa sa bahay or sa community. So kagaya ng mask, kaya nga, na-implement na nga sa atin na bawal pa nga kung wala kang mask sa mga stores, di ba? May mga dito sa Tarlac, may punishment kung wala kang mask, may fine kung wala kang mask. Kasi napaka-importante, nakita kasi nila na kapag merong kang mask at yung COVID patient may mask, it's just 1.5% yung transmission, probability of transmission. Kung ikaw, hindi ka nakamask, nakamask yung positive, 5% lang ang laki kapag nakamask yung patient. Kaso kung ikaw, kahit nakamask, kung hindi nakamask yung patient, 70%, mataas pa rin. Kaya napaka-importante yung paggamit ng mask. Although doc, dati, di ba, if you can recall, sinabi nila na, di ba parang dati, ang magmamask lang daw, yung may sakit. Yung nararamdaman. Pero, yes. Yung nararamdaman. Pero kung wala kang nararamdaman, dapat hindi ka magmask. Kasi early this year, nung, di ba, nabalita yung tungkol sa virus, hindi pa masyadong conscious yung mga tao. I remember kami, medyo OA na talaga eh. Di ba? Misan mas maganda rin OA ka eh. It's better correct. Safe than sorry. Oh, di ba? Kasi kami, no, nagmamask na kami, pero walang nagmamask pa dito. Tapos sinasabi na, dapat ang nagmamask lang, yung mga health workers, yung exposed lang. Pero kung wala kang nararamdaman, huwag kang magmask. In fact, nung nag-abroad kami, Doc, nung pumunta kami noon ng Italy, noong February, di ba tayo, EVP Joe, nag-Dubai tayo. Yung iba natatawa pa sa amin na nagmamask kami, etc. So, ngayon, ang mga tao, mas nagkaroon na ng awareness, Doc, no? Pati yung pag-alcohol. Yes. Dati, pag-alcohol ka ng alcohol, ba-arte ka? Ngayon, lahat ng tao, nagkaroon po ng awareness talaga. Awareness, correct. Opo. Oh. Naging mas malinis kayo ng mga tao. Naging mas malinis kayo ng mga hygiene. Tao. Yes, hygiene. Mas naging self-conscious na rin, di ba? Correct. Oo. Kumbaga, syempre, natatakot ka na, alam mo yung fear ng marami naman talaga, especially ngayon, Doc, di ba? Sabi nila, May 15, yung supposedly mag-e-end yung ECQ. Pero syempre, di ba, pag naman nag-lift yan, parang baby steps yan na kinakabahan ka pa rin lumabas. Kasi yung fear mo is to be infected. How can we prevent catching this COVID kaya? Tapos, paano natin madedetect yung isang tao na, syempre, di ba, parang, kahit kasi asymptomatic, Doc, pwede pa rin makahawa. Yes. Diba? Oo, tama. Yun yung nakakatakot eh. Okay, yes. I agree with you, Madam Press. Uh-oh. Kasi diba, remember when we came home from Dubai, okay, we felt we're okay. Wala kami nararamdaman. Para bang sa una, ang hirap, pumigas ang damdamin namin na hindi kami nakakalabas. Diba? Parang, okay, wala naman ako nararamdaman. Wala ko lagnat, wala ka naman ng ubo. Ganon. Yung pala, there are cases na asymptomatic na yan. Ang nakakatakot pala nun, ikaw, hindi mo alam, mayroon ka na, pero ikaw malakas, yung sabi nila, malakas ng immune system, pero you were able to spread the virus to a person na mahina naman yung immune system. Correct. So ikaw, pwedeng nalusutan mo yon kasi malakas immune system mo, yung nahawahan mo, let's say, mother mo, kasama sa bahay, yes. Oo, so hindi nakalusot. Kaya talagang kailangan extra careful. Diba? Totoo yan. So yung tanong mo na, how can we prevent?
Yes, Doc. So, yun, ulitin natin ulit, napaka-importante yung mask para yung transmission is kung pwedeng very low. Uh-uh. And number two, kaya nga diba yung pagmamask, parang it causes panic kasi nung first, kaya sabi nila na, ba't mo kailangan magmask? Yung may sakit lang magmamask. So ngayon, nalaman nila na napaka-importante kahit na kasi doon nga sa transmission. And isa pa, kaya tayo nagmamask kasi para hindi natin matouch yung nose sa kayong mouth. Yun kasi yung transmission. Mm-hmm. And hawak ng hawak. Pa, yung paghawak ng ilong, paghawak ng kamay, tapos infected yung kamay. Mm-hmm. One thing more is yung cough and sneezing etiquette. Yung kailangan natin matutong mag-cover, i-cover kung mag-sneeze ka or mag-cough ka, gamitin mo yung elbow or dun sa sleeve ng clothes and away from the person you are. Tumalikod. And then washing of hands after. Napaka-importante yun. And isa pa, actually, merong sabi nga nila, kahit nasa bahay, naka-wear ka ng mask. Kahit nasa bahay, Doc? Yes. Sabi nila, nasa, kahit nasa bahay, kasi pwede kang magkasakit. Merong dalawang type of disease na pwede mong makuha doon. Ang tawag doon, kapag hindi ka nagmamask, obesity. Kain ka ng kain. Uubusin mo yung nasa ref. joke yun. Kaso actually, it has something to do. May point ka, Doc. May point ka. Sobrang... Ito totoo lang. Every day, dadaan ako lagi ng ref para every 10 minutes bubuksan mo yung ref. Kailangan pala mag-mask, no? Para hindi kain ng kain. Pwede kain ng kain. Okay. Tama nga naman. Inaaboy mo yung mangyayari sa labas pero hindi ka nagpe-prevent sa loob. Correct. Oo. Doon naman sa question na paano natin malalaman kung asymptomatic na yung patient? Oo. Yun po yung reason kaya ang Department of Health is hindi ganun kabilis yung mass testing natin. Hindi kagaya ng ibang bansa. Because ang fear natin nga is yung negative yung patient, kaso pala, it's false negative. Meron pala talaga siyang positive. Kasi yung mga test, mababa yung sensitivity or specificity. Ang ibig sabihin nun, hindi lahat, ang sensitivity, hindi lahat ng positive, ang negative is talagang negative. Pwede siyang positive. Ganun din naman yung specificity, yung sabihin natin na positive, kaso negative pala. So yun yung reason. Kaya ang hirap na malaman kung asymptomatic. I-carrier na pala siya. He can spread the virus. For how long natin malalaman yun, Doc? Gano'ng katagal lalabas yung symptoms yun kung asymptomatic? Okay. So yun yung fear natin. Kasi pwedeng no symptoms. Ang tawag doon, carrier siya. Kaya nga, meron yung short message na nagsabi na when is it safe for us to lift the lockdown? Yes. Sa May 15 ba? Or May 30? Yes. Or after June, July, August? It's very sad nga. Ang sagot niya is never. It's never safe. Never? Never. Yes. Never. It's never safe until merong vaccine. Until merong treatment na standardized that will give fast recovery sa patients. So yun ang nakakatakot. Actually, alam mo, Doc, nakakatakot kasi never is a long time. Kaya nga eh. My God. Buti na lang nasanay na tayo na ganito. Nag-on so, na. Ang kwa naman is, sa totoo lang daw, yun sa message, kung isipin natin, we are just slowing. We are not, hanggat walang vaccine, ini-slow down lang natin yung virus para yung healthcare system natin hindi ma-overwhelm.
Kasi kung walang immunity, kung walang immunity sa sakit na ito, kapag lalabas ka, ang tendency is you will catch it. Kung hindi ka careful. Kaya nga, this is the time na, ang message actually is, this is the time na habang andito tayo sa naka-lockdown or nasa bahay, is to boost or to do something with our immunity. Para kapag lalabas man tayo, makakapag-recover, makukuha man natin, makakapag-recover tayo ng mabilis. Hanggat wala pa yung vaccine or treatment. Meron lang treatment, kaso yung hinuhope natin is a treatment na mabilis, na ma-cure tayo kaagad-agad. Para bumaba na talaga. So, yun, nakakatakot talaga itong COVID kasi nga, wala pa. Ang hirap, ang daming changes sa medical society na pinag-aaralan naman lahat ng mga scientists ng buong mundo. Oh. Wow. So, kumbaga do, kailangan... Matagal-tagal, never. Yes. Hindi, wait, kasi yung never na yun, di ba? Isipin mo, para wag naman matakot yung mga tao. Kasi at first, pag narinig mo yung never, parang syempre kakabahan. Oh. Pero siguro, what we can do, di ba, habang katulad niya, nasa bahay tayo, we're staying home, staying safe, bago ka ma-expose ulit, bumalik sa outside world or what, kailangan prepared ang katawan natin eh, no, Doc? Correct. Actually, yun yung, hindi naman yung message na yun eh, kung ikaw muna maigi, hindi naman sa tinatakot tayo. Kaso, he is giving a lesson na habang naka-lockdown, is we do something with our immunity. Oo. Mm. We strengthen our immunity. We strengthen yes. our immune system. Oo. Mm-hmm. Diba? Kasi, sige. So, tama yung sinabi ni Doc Press eh. Kasi, diba, sabi niya kanina, bakit ang nahuhulog ang immune system natin, bumabagsak ang immune system natin because we are pagod, stressed. Diba? So, hindi proper din ang malamang di proper ang pagkain. Eh, habang naka-lockdown, syempre, nakakapahinga tayo sa loob. Mahaba ang tulog kesa dati nag-work. Diba? Traffic pa lang sa Manila. Aabutin ka na ng siyam-siyam, kaya doon palang stressful na eh. So, ngayon, less stress. Sleep no, talaga. Supposedly EVP, dapat less stress. Kaya lang, minsan, yes. Diba? Minsan, mas, dahil nag-stay ka sa bahay, kakaisip. Nagkakaroon ng anxiety, diba Doc, somehow yung stress, malaking bagay para bumagsak ang immune system. Tapos, diba, hindi ka nag-exercise. Correct. Lagi ka nakahiga or something, diba? So, another hindi thing. Hindi ka nakamas sa loob ng bahay. Hindi ka nakamas sa loob ng bahay, kain ka ng kain. Tama. So, yun na Doc, ano, bakit, ano, meron ding hindi, meron din, di ba sabi niya, yung immune system, yung immunity ng tao, minsan, di ba, meron ding bata na parang hindi malakas yung immune system. Paano mo malalaman kung hindi malakas yung immune system mo? Like, di ba, merong, sabi nila, elderly, pero meron ding mga bata pa, like, in their 20s, in their 30s, na, mababa ang immune system. Okay, so, what affects our immune system, Doc? Kaya, actually, napaka-importante na maintindihan natin yung immune system. Napag-aralan naman natin nung high school about digestive system, the different systems of the body, central nervous system, the lymphatic system, or what we call now immune system. Mm-hmm. Ito kasi yung defense, first defense ng katawan sa infection. Kaya, malalaman natin kung ang isang tao is mababang immune system. Ang tawag namin doon is immunocompromised. Kung madali siyang magkasakit. Pabalik-balik yung sakit. And then one thing more, kapag nagkasakit, ang tagal mag-recover. Mm. So sa ospital, nakikita namin yan. Nakikita namin na dumating siya, diabetic naman. After how many days, instead na nag-o-okay na yung pagka-diabetes niya, biglang nagka-pneumonia. So, mababa or biglang nagka-fungal infection. Mababang immune system niya. So, it has something to do with yung tanong niyo na anong gagawin natin? Bakit may ibang tao na mas malakas ang immune system? So, doon papasok ang nourishment. Doon papasok ang yung pinapasok natin sa katawan.
what we eat. Though ang daming factors like toxins, heavy metals sa nakukuha natin sa trabaho, radiation, sa mga different part na causes ng radiation. So yun, ang daming pwedeng source, isa pa, stress. Sabi nyo, tama, stress. Mm-hmm. Oh, pwede kasing mag-cause ng, ang tawag namin doon, mag-produce siya ng stress hormone na magkagroon ng chemical reaction sa katawan. Kaya bumabagsak yung immune system natin. Mm-hmm. So napaka-importante yun, yung nourishment. Yan, okay. So yung nourishment plays an important factor, no, in building our immune system. Kasi yun yung pinag-usapan Correct. Natin ngayon, Doc. Eh. Kaya how are we going to prepare ourselves eh, para kahit mabano, we will not be infected, huwag tayong matakot. Kasi kung malakas ka naman, okay naman yung immune system mo. Somehow, makakalaban ka naman dito, di ba? Sa Correct. Well, aside from, of course, magmamask ka, social distancing, etc. Pero better talaga na, you know, yung we strengthen our immune system. And part of that is yung nourishment. So, Correct. Kailangan nourishment. Importante yung pumapasok sa katawan. Katawan. Ng katawan. Oh. Kasi, oh. If I remember, marami kasing tao, they thought, when I'm full, kumain ka, nakakain ka, meron kang pagkain, may ulam ka, may kanin ka, kala nila, nourish ka na nun. Nabusog ka. Nabusog ka. Yung pala, yung makinain mo, mga, wala, empty na ang nutrition, halos walang nutrition. Tama po ba doon? Yes, kaya nga doon nga sabi ko na kailangan mag-mask. Kasi obesity or sumusobra is already malnourishment. Kulang naman is also malnourishment. Kaya yung lecture ko kanina sa mga health workers, emphasize ko, habang andito tayo, na nag, kami kasi nagmo-monitor sa mga naka-quarantine, we have to do something with our immune system by proper diet or kung ano yung intake natin. Exercise. Oh, sabi mo nga, nakakatulog na tayo ng maayos. So that is part of improving the immune system. So kagaya nung... Dok, kasi sa... Sorry. Sige po. Yes, Dok. Ah, okay. Kasi di ba, Dok, sa panahon ngayon, kahit na gusto natin i-boost ang immune system natin, we know it's very... hindi ganun ka-possible na araw-araw kang lalabas at bumili ng maayos na gulay. So, wala namang palengke ngayon. Okay. Correct. Tsaka may schedule ang labas. May schedule Tama. Pa ang labas. Okay. So, can we come up with something that will strengthen our immune system at the same time, nourish us? Kasi Actually, kami, Doc, okay, kami opo. Po, no, like me, ako mismo, we're taking spirulina. Kasi, for me, nourishment talagang spirulina. Kayo, how about you, Doc? Are you also using, are you exposed also to spirulina? Spirulina. Speaking of spirulina, actually, merong isang kunting story lang. Kagaya nung nangyayari sa atin na we are talking about nourishment. What is best? Actually, meron ding problema noon how to give proper nourishment sa mga astronauts. Imagine, they leave the Earth and they stay outside, they stay in space for 1 year, 2 years. So, naging problema yung nourishment sa kanila. Hindi naman sila pwedeng magdala ng meat, beef, eggs. Years yun eh, matagal. So, doon po kaya pinomote na rin po ng NASA ang spirulina. It is very rich in protein. Actually, ang sabi nila, it is a high quality, compact or condensed, complete protein. Isa pa, ang spirulina is nourishment. If we say nourishment, ang daming malnourished sa Africa. Tinawag ang spirulina na green medicine. Green medicine. Wow, green yes. medicine. Wow, I like that. Kasi, di ba, spirulina is blue-green algae. It is cyanobacteria. That actually, dati is from other countries.
ngayon, alam ko, merong pwedeng they can raise it in funds. And this is very rich. Actually, yung ginagawa niya is it gets energy from the sun through photosynthesis and ini-store niya. So, meron tayong component na ang tawag is phycocyanin, which is color blue, kaya blue-green. Ang tawag nga doon is blue-gold. Kasi na blue gold. They found out, blue-gold. They found out na meron siyang napakagandang antioxidant for cancer patients. Actually, there was a test. There was a study for pancreatic and lung cancer. They are using spirulina. Oh, interesting, yes. Kaya hindi lang yung protein, it has components like phycocyanin, which is a very good antioxidant. And then, yun, nourishment sa mga malnourished. Kasi a small, sabi nila, meron yung kwa nila na ratio na 100 grams can equal to how many protein or nutrient that you get from fruits and vegetables. Yeah. So kahit maliit siya ang bigat ng nourishment. Ako, napapainom ako ng spirulina. Ako din. Iinom na ako ngayon. So, ibig sabihin, ito yung sinabi, gusto ko yung sinabi mo, Doc, sa Africa, di ba may mga malnourished and all. So inaano nila tong spirulina? Yes. Actually, tingnan nyo sa kwan, ang dami yan sa kwan, yung mga pictures nila that are Africans, ang daming na itulong niya. And then isa pa, they are using it also. Since rich in protein, ginagamit nila for muscle building. Sa mga gymnasium. Sa mga nag-gym. Sa mga nag-gym. Kasama yan sa rich source of protein. Sa mga bata, Doc. I mean... Yes, yun ang kagandahan. Kasi kung habang kaya nilang kumain, yun, pwedeng-pwede ang spirulina. Oh, kasi yung iba, di ba, like yung sister ko, sa mga rakin dyan, sa mga bata, babies, sa hinahalo nila, Doc, sa rice, binubudbud yun, o kaya sa milk, sinasama yun. Sa so, drinks. Okay din siya. Sa drinks, okay. So, wow, di ba? So, very exciting. Alam mo, actually, Press, I like the term that he used na tawag niya, it's a green medicine. Green medicine. And then, yes, okay, kasi if we test our spirulina, talaga makita mo green na green. And then, gustong-gusto ko yung sinabi niya, it's a blue gold. Kasi talaga, pagka if we're going to test our spirulina, lalabas talaga the blue pigments niya and then the yellow pigments, blue gold. Naging two talaga pala ang tanong ng spirulina. Exciting. Oo, so ang spirulina, it's a new known siya worldwide, no? Hindi lang siya, I mean, opo. Dito. Oo, pero meron na actually, rin dito. Yes, Doc. Actually, hindi lang, di ba, ang NASA is National Aeronautic, that's USA. Pati rin ang European MESA or yung European, ganun din. They found out the richness of spirulina. Kaya ang daming research ngayon. Ang daming studies na ginagawa. Ang sabi pa nga dito is this is one of the best future food. Future food. What do you mean future food? Future food, yes. Actually, ang nag-coin dun is itong NASA nga. Kasi imaginein mo, if you go out from the Earth, so future, ito yung parang promising. Kasi ang dami pang nadidiscover na use niya. This algae is one of the oldest nung unang-unang panahon pa. One of the earliest na algae na yung cyanobacteria. And then, it is promising even up to the future. Sa mga discovery of its health benefit. Oh, okay. But you know, Doc, di ba, spirulina is considered as food. Kasi we have a product, eh. Ito yung product ho namin, Doc, eh. It Nourish na spirulina. The name itself, It Nourishes. So talagang tama pala yung pangalan talaga, It Nourishes na spirulina. Saktong-sakto. Only,
only, this is considered as food supplement but not medicine. Tama? Mm-hmm. Okay, people usually ask us, kung maganda spirulina, bakit nakalagay dito no approved therapeutic claim? Mm-hmm. So, Doc, saan ba ho nag-umpisa yung ito mga nakalagay na no approved therapeutic claim sa lahat ng mga food supplements available in the market? What started this? Bakit may nakalagay ng ganun? Tama, kasi actually ako din when I was in my first year of medicine. Madaming yung sasabi nga, Doc, safe bang supplements? Eh ako nung sabi ko, kitang-kita mo naman no therapeutic claim. And during my studies, actually later years, dun ko na realize na there's a very big difference sa medicine and supplements. Mm-hmm. Ang medicine are designed for treatment. And kung tingnan natin, supplements are to supplement. Lalo na itong time of pandemic. Kung pupunta ang doktor, sasabihin niya, ay kung pupunta ng patient sa doctor, Doc, anong gagawin ko para tumaas yung immune system ko? Wala namang maibibigay ang doktor. But supplements. Yes. So, hindi ibig sabihin na no therapeutic claim is wala siyang maibibigay. Yun kasi yung negative connotation. Kaso ganito, drugs or sabihin natin medicine actually are 90% synthetic. Ang ibig sabihin, they are laboratory made. And actually, they are dangerous until proven that it's safe. Until talagang sabihin natin na this is a treatment for diabetes, this is a treatment for hypertension. Doon makakapag-claim. Ang supplements naman, they are safe until proven dangerous. Baligtad. Yes. Oh, it's the opposite. Okay. So it's safe. It's safe. And ang sabi naman doon is hindi naman yung no therapeutic claim. Eh. No approved. Therapeutic yes. claim. Kasi kagaya ng yes. Ampalaya, sabi nila, para sa diabetes, until lately, talagang there is approved na talagang pang diabetes. Like sambong para sa UTI or lagundi para sa ubo, sa para sa respiratory diseases. So, isa pa, supplements are usually from plants. Plant-based. Yes. Kaya yun ang kagandahan ng supplements. Kagaya niyan, spirulina, kung tinan mo talaga, it is from the algae, yung sinasabi natin na lumot, talagang galing dun, in a powder form. Napakaganda naman. Okay. So, plant-based in a powder form. Okay. Actually, that's para that's our product itself. Okay. So, napaka-exciting naman yan. Oo. So, yung spirulina, Doc, actually, di ba, okay, for nourishment, which is nakakatulong siya sa immune system natin kasi basically, pinupunan niya yung kulang ng katawan natin. Am I right? Kumbaga, yung nutrients na hindi natin nakukuha from a regular meal, because ito, para sa complete food, yun yung pagkakaintindi ko, Doc, no? Tama po ba? So, yung spirulina, pag ininom mo, somehow, yung nutritional gap, nafe-feel niya yung nutritional gap, yung kulang sa katawan natin. Right? So, yung kung ano, Doc, kasi you talked about the plant-based, di ba? And, syempre, marami kasi naririnig. Itong COVID kasi na to, naging very famous na dati pa yan, pero when you talk about immune system, a lot are really curious about, let's say, vitamin C. Ano ba yung vitamin C? What's the role of vitamin C in building up the immune system? Totoo. Kaya nga nagsiubusan din ng vitamin C in the market. Dahil dito, rinirelate nila yung vitamin C with the immune system, which is correct. Kasi vitamin C is an antioxidant. Very strong antioxidant ang vitamin C. And actually, sumikat ang vitamin C
during 15th to 18th century. That was the time when Magellan was exploring. That is wala pa kami nun. 1621 eh. March 15, 1621. So 16th century. Nung during that time na ang daming gustong mag-explore mga ship, mga cruise, mga crew ng ship. Almost 2 million died. Oh. Almost 2 million died while on sea. So, nagkaka-problema sila, dumudugo yung gums, nagkaka-skin problem. And later on, they found out that they are deficient of vitamin C. Yun yung tinatawag na scurvy. Kaya nung nalaman nila yun, lahat na nang nag-voyage sa dagat, merong daladalang mga oranges, lemon, and simply, very simply, nawala yung symptoms. So, ganun sumikat yung vitamin C. Ang nakikita ko lang, meron akong nabasa na review na ascorbic acid. Ascorbic acid. Ascorbic acid. Merong nagti-claim na sabi niya, ascorbic acid is not a vitamin C. Kasi ang vitamin C is, it comes from plants. Ang ascorbic acid kasi, it has a chemical structure of carbon 6, hydrogen 8, and oxygen 6. So these are combinations of elements. And they can be reproduced in the laboratory. Kaya pwedeng, it is laboratory made. So pwede niyang isupply sa karamihan. Masusupply niya lahat almost ng mga tao. But kung titingnan natin, kahit walang source na plant, they can produce it. So, which is more better? A plant-based or a synthetic or laboratory? Siyempre plant-based. Mm-hmm. Yes. Kaya, hindi rin po basta-basta ang pag-take ng supplements. Oh, okay. Yun yung lesson doon. Yun yung lesson. We must learn, is it from the whole food? Na-extract ba siya the whole food? Or ginawa sa laboratory, kinopya lang. Kasi ang daming part ng fruit and vegetable na hindi kasama doon sa synthetic. Kung napaka-importante yun when we are talking about supplements. Doc, bakit so actually, sige po. Yes, Doc. So actually, sa totoo lang, it's not just vitamin C. Ang daming magagandang source of vitamins. Example, meron akong na-discover na it claims that is 6,000 better than vitamin C. It is 550 times better than vitamin E. They found out, and this thing is called astaxanthin. Oh, okay. Astaxanthin, new findings yan, Doc. And we have that. Mm-hmm. And we have that sa glutathione natin. We have that. Oh, yes. Uh-oh. Yung gluta natin. Di ba yung... Kasi di ba, Doc, sinasabi nga, kasi karamihan sinasabi ng mga tao, to boost the immune system, dalawa lang lagi nire-refer dyan. Okay, number one is vitamin C. Okay? So, pagka marami tayo iniinom na mga ascorbate, kasi clinically derived yan, ang chances are, pagka napaparami, sumasakit yung sikmura eh, di ba? Kasi clinically derived. Pero kung plant-based yan, okay, di ba, ang unang description ng plant-based ng supplementation is, it is good unless proven harmful. Dangerous. Diba? Yes. Dangerous. Okay, dangerous unless proven dangerous. So, ang vitamin C, okay, so kung iinom ka na marami, gano'n ba kadami dapat ang inumin ng isang tao? Na kasi minsan may 1,000, yes, may 500 milligrams. After vitamin C, di ba, press, ang susunod na sinasabi ng tao to boost sa immune system is glutathione. But not all glutathione, yes, are the same also. So, Doc, paki-explain nga po kung gano'ng kadami talagang kailangan namin vitamin C. Na vitamin C. Oo. Okay. So, yeah, itong isa kaya nga, very important. It is very important na anything we take, anything we eat, magandang maintindihan natin kung ano yung benefit na makukuha natin. Like vitamin C, ano ba talaga?
yun ang problema actually is, kaya kailangan natin matutunan, we should learn kung ano yung mga tinitake natin. Kagaya, tama yung tanong mo eh, what is the recommended daily allowance? RDA yun. Mm-hmm. Oh, ng vitamin C. Actually, ang sabi is 75 milligrams for female and 90 milligrams for male. Though, kapag may sipon yung patient or may disease yung patient, tumataas yung requirement. We can go as high as 500 to 1,000. And beyond 2,000, pwedeng makapagbigay ng complication like gastric upset, diarrhea, or nausea. Kaya napaka-importante, lalo na kapag synthetic. So, yun ang kagandahan ng plant kasi, plant-based. Kasi kahit madami ng kakainin mo na fruits, vegetables, yes. Mas maganda pa nga. Pwedeng mag-fruits and vegetables ka ng morning, mag-fruits and vegetables ka ng lunch, mag-fruits and vegetables ka ng... And there's no overdosage. Mm-hmm. Mm-hmm. Kaya ito EVP ha, marami nagtatanong kasi, 'di ba? Like kasi ng mga tao naghahanap ng vitamin C, 'di ba? Yung gusto nila kasi, yes. Like for example, 'di ba, yung superfoods natin, wala nakalagay na vitamin C eh. Pero 'di ba, mm-hmm. EVP, sasabi natin na parang plant-based kasi yung mga berries, plant-based and very very rich source of vitamin C and okay. Antioxidant. Okay. Oh. Ito kasi, yan kasi, nasanay kasi, di ba, ang mga tao nakalagay sa bottle, vitamin C. Kasi kami, we don't put vitamin C kasi hindi lang yun ang health benefits niya. What we did is we put it, ang name ng produkto is It Protects. Kasi ang laman ko nun, Doc, is 8 combined na superfoods inside. Nagaling po yan ng Amazon Rainforest in Peru. Mm-hmm. Kaya, napaka-importante na alam natin yung tinitake natin. Ulitin ko. Example, sabi ko nga, ascorbic acid is the chemical form na carbon. Ascorbic acid, sodium ascorbate, yes. Di ba po? Yes. Oh. So, napaka-importante na alam natin. Kagaya ng, yan, merong berries na it gives you better or greater. Hindi kung alam natin, mas yun ang iti-take natin kaysa taking ascorbic acid. Though, isang antioxidant din naman ang ascorbic acid. Kaya knowledge is power. Knowledge is profit. Yun yung sinasabi ko sa kanina sa mga health workers, dapat maintindihan natin. Kaysa nakikipagpila-pila ka ng ascorbic acid, you can get it from other supplements that are plant-based. And even better. Eh, kasi another factor din dyan, people will say, eh, mahal kasi pag plant-based. By understanding... Presyo, nakatingin sa presyo, oh, yes. Kaya nga eh, kung naintindihan natin kung saan galing, doon siguro natin malalaman the quality. Kasi kung minsan, it's the quality that gives the price eh. Tama. Kaya, I agree. Mga generic dyan na, kwan, is mura. Kaso kung sabihin natin na extract, imaginein mo, manggagaling pa sa ibang country para i-deliver, siyempre, tataas na rin yun. Kaso naman, the quality, is it's the best. Sabi nga nila, buy right. You buy it right. Or, you buy it twice. Buy it right or buy it twice. You will buy it twice, baka hindi pa twice, 5 times. Saka ano times, eh? 7 times. So napaka-importante ang quality. Mas may peace of mind ka kapag, lalo na, 'di ba, intake yan, Doc, eh. Sa katawan mo yan, eh, 'di ba? Yes, sa katawan. So, mas gusto mo naman kahit papaano yung mas safe ka, yung mas sigurado ka, etc. Kaya itong vitamin C natin, ito yung superfoods. Although wala nakasulat siya na vitamin C, but you know, ito pinagkukuhanan nito is plant-based. Like yung, what are the kamu-kamu, di ba? That's the highest. The kamu-kamu, acai berry, yes. Bilberry, blueberry, purple corn. Ay, ang dami, aronia berry. Oh, these aronia. These are known super, yes, we have aronia berry in our superfoods.
Meron akong nabasa. With Aronia Berry? Yes. Meron akong na-review about Aronia Berries. Actually, isa sa mga ang sabi doon is kuno, it's a Native America, North America. Yes. Mm-hmm. Isa sa mga berries na it has the heaviest component of polyphenols and anthocyanin. Mm-hmm. Anthocyanin, which is a very powerful antioxidant. So ulitin ko, kapag sinabi kasi natin na antioxidant, ang dami niyang nagagawa, lalo na sa cancer. Oxidative stress kasi ang naibibigay ng mga toxins sa atin. Radiation, sabi ko mga stress, mga kinakain natin na may processed foods, na may chemicals, nakakapag-produce sila ng free radicals which will cause cell death. And itong antioxidants, sila ang nakakapag scavenger sa mga free radicals na to to give our immune system at its highest na ma-boost yung immune system. So, ang gaganda. Kaya nga, sabi ko, ulitin ko ha. Nung nalaman ko na ascorbic acid is a laboratory made, sobrang baba siya compared to other supplements, to other dietary supplements, to other to mga berries na from the rainforest. Yes. Ang laki. Ay nga, amazed na amazed ako dun sa astaxanthin kasi how can it claim 6,000 better? Nung una, hindi ko maintindihan, paano 6,000 much better than vitamin C? Doon ko lang nalaman na through the contents in the laboratory, makikita nila na siguro, for example, yung C6H8O6 niya is konti lang sa other plants. Kaso kapag sa astaxanthin na gawa ng marine algae, it is 6,000 times. Imagine niyo yun, parang ang sarap naman nun. Makakuha ka lang ng kunting astaxanthin that is only 6,000 than the vitamin C. Wow. So, kunti na lang. Yes. Marine algae talagang gamit po namin, Doc. Marine algae na astaxanthin. And it's not even cultivated here. Sa ibang country po pag-aling. Kaya nga, kahit mahal yan, kung maintindihan ng tao, if you really, so I encourage everyone, sa mga viewers, I encourage everyone, whatever taking in, ang ganda ngayon, meron po tayong mga Google, though kuminsan ma-overwhelm tayo sa dami ng information. So that's where the doctors or where the health professionals pwede kayo magtanong and para ma-explain. Kasi ulitin ko, knowledge, sige. Sige po. Yung nga, ulitin ko ulit, paulit-ulit ako, knowledge is power, knowledge is profit. Sayang kasi. Iba yung well-informed. Merong, yes. Lalo na itong pandemic na to. Ang dami nating time. This is time to learn so many things. Lalo na about the immune system. Kasi, sabi ko nga, we are not ready to go out until we have to do something with our immunity. Mm-hmm. And you talked about, astaxanthin and aronia berry, which happens na nandoon yung dalawang yun sa glutathione natin. Wow. Wow. Yeah, combined. It's a very powerful product. Diba naging very famous kasi glutathione, kasi daw pampaputi, pampalighten ang skin, and all. But, you know, hearing you saying about astaxanthin and aronia berry, wow, parang very gusto powerful. Gusto ko ulit uminom. Ang ganda na kumbinis. Inumin ko ulit ito. Actually, to katulad yan, no? Quarantine, Madam Press, quarantine, everybody, kung nakikita niyo ako, no? If you notice, nag-glow ako ngayon. Kasi, ang dami kong iniinom na it enhances, eh. Kasi to boost my immune system, I believe, pagising pa lang sa umaga o ng empty stomach, it nourishes na kagad iniinom ko, eh. After breakfast, one hour after breakfast, I started to take the superfood, so it protects, then followed by it enhances it. Kaya napansin ko pumuputi ako, siguro dahil di masyado ako naarawan, pero iba eh, saka masarap pa matulog. Nakakatest. Ang kagandaan,
ang kagandahan nga dyan sa mga supplements. Na-motivate akong uminom ng mga supplements na to, Doc, dahil sa mga sinabi mo. Ito, baka mabibigla pa kayo. I don't know if... meron kasi akong mga nakausap na they are for wellness nga. They are for taking care of, lalo na mga cancer patients. Na-amaze din ako. Itong mga may diseases, may illness, actually yun ang kagandahan ng supplements. They can give you as many capsules. You can take 15 capsules of glutathione in one setting. Parang nakakatakot. Kaso no, it's not. Yun ang kagandahan. Walang overdosage. Though, careful din tayo. Hindi naman lahat. Kaso mostly supplements. Yun ang kagandahan kasi nun. We can boost our immunity talaga with taking so much of this. Compared to a drug na kunti lang may change ka agad-agad. Kasi, kwan sila eh, ulitin ko, they are dangerous until proven safe. Mag-take ka ng gamot, may possible side effect. Take ka ng gamot, may possible interaction with other meds. Hindi ko dinidiscourage. Kaso, kaya nga, they need to be prescribed by doctors. Hindi basta-basta ang pag-take ng gamot. Yes. And ngayon ko lang na-appreciate the supplementations. They will, the medicines will work best sa tao na ang ganda ng immune system niya. Number, glutathione. Isipin natin, ang glutathione actually pinoproduce din ng katawan natin. Yes. Glutathione is produced by our body. It's composed of lysine, cysteine, glutamic acid, and cysteine. O tatlo yan, pinoproduce din ng katawan niyan. Kaso kapag nagkakasakit kasi tayo, bumababa yan. Kaya kung minsan, kailangan natin mag-feel or sabi mo nga, i-feel ka yung gap, i-feel yung deficiency. Mm-hmm. And glutathione was known to be the master of antioxidant. Mm-hmm. Kaso, nung nag-review ako ng astaxanthin, wow, it is the king of carotenoids naman. Mm-hmm. And yung mga berries, they are very high with antioxidant properties. Kaya napakaganda, napakaganda itong mga, actually, galing to sa mga plants eh. Parang na-overuse lang kasi ng supplement na parang medyo magaan na yung dating niya. Kaso kung aralin mo maigi ang bibigat ng makukuha natin sa mga extracts na mga to. Bigatin pala talaga mga products, mga content, ang ingredients. Oo, tsaka nakita na ano ko yung combination niya pala, Doc, no? Like ngayon, mas lalo ako naging proud kasi maraming glutathione in the market din. Pero yung combination natin na glutathione with astaxanthin and aronia berry, it's a very beautiful combination. It's a very beautiful combination. Oo. Diba? But plus, of course, our it protects the superfoods. Powerful ingredients din yan. Uh-oh. And aronia is also inside the it protects. Uh-oh. No wonder, sabi nga ninyo, Doc, no wonder ang lalaki ng mga anaconda. Hindi nila alam yun. Oo. Actually, meron yung, sabi ko nga, kuan ako eh, biologist ako eh. Ito, PS Biology, I was hoping na maging biologist ako, pupunta ako sa mga rainforest, maghahanap ng, hindi pala ganun, kaya nag-medicine na lang ako. Yung nga, sabi ko, yung ulitin ko yung sinabi ko kanina, kahit gaano kamahal yan, kung maintindihan mo yung profit na makukuha mo, you will buy it. Yung story nga ng anaconda eh. Yung story ng anaconda na bakit yung mga anaconda ang lalaki nila? Lumaki sila kasi they were in that forest with that orchid. Na they believe that that orchid prolongs life. Hindi namamatay yung mga anaconda eh. Kasi dahil doon sa orchid. Kaya sila lumalaki. Ngayon, gustong malaman ng humans to get what is inside that orchid that prolongs life. So they can do whatever. Pinag-away-awayan yan para lang makakuha lang ng orchid. Mm. Para lang ma-prove nila. Kasi baka pwedeng
kung nalilenten niya yung life ng anak ko ng mga snakes, baka magawa niya sa humans. So it's true. It's true. That is a movie. Kaso it's true. Yung mga biologists natin, mga scientists natin, they are going into the deepest part of the rainforest looking for this very rich in nutrient para sa atin. Kaya nga ang swerte natin, imaginein mo kung you are taking berries from other countries, i-deliver na lang sa atin in a capsule form. Pwede tayong kumain mamaya. Pwede tayong kumain mamayang gabi. Bukas. Tama. Pwedeng everyday. Iinom ulit kaya, ako, Doc. Iinom ulit ako ng ano. Ito superfoods kasi nga, dahil plant-based na. Di ba sabi mo, Doc, kapag vitamin C, na minsan nasobrahan, magkakaroon ka ng ano, upset stomach, di ba? Upset stomach, yes. So ito hindi, kasi plant-based to. So parang kumain ako ng maraming berries. Extract kasi siya eh. Parang extract. Alam mo yun, parang from the whole food. Hindi yung ginawa sa laboratory. Okay. Hindi yung kinopya lang nila yung chemical formula ng galing sa plant, tapos rinireproduce na lang. Yun ang nangyayari. Kaya nga, there's so much industry now with medicines and supplements. Para lang makapag-produce ng sobrang dami, they are already laboratory made. Ayaw nilang pumunta sa rainforest. Madami, mas mura. Oh yes. Kaya, ang nakakatakot dyan, kapag malaman ng buong mundo ang kagandahan ng mga berries na yan, baka mauubos. Yes! Kagandahan ngayon. Yeah, there will be time, talaga. Kasi, magunahan eh. Tinan mo ngayon, vitamin C nga na synthetic, magsiubusan eh. O how much more yung talagang makakakuha ka ng benefit? Yes, the benefit of a plant-based, the vitamin. Okay, Doc, kanina sinabi po ninyo, di ba, ang lymphatic system natin is the first defense of immune system natin. Where else pa sa part ng body natin na wherein we can improve, wherein we can protect or develop or strengthen the immune system? Saan pa po? Okay, ganito. I'll give you an example. Ang magandang story to eh. Yes. Pero ang isang scientist, ang asawa niya is a nutritionist. Dietitian. Itong scientist, dinidiscover niya. Actually, it's true. It's true. This is a true study. Pinakain niya ang isang tao with the same food, but different days. Imagine. One person, same food, different days. After that, kinuha niya yung blood sugar. Meal, what you get from the sugar. From the meal. Pare-parehas. Same ang blood sugar. Kasi same food eh, but different days. Okay. Ngayon, pinakain niya naman ang different person, different people with the same food. Okay. Different person, kaso same food. Lumabas yung blood sugar nila, iba, iba, iba. Ang ibig kong sabihin, merong tao na kapag nag-take ka ng ice cream, mild yung pagtaas ng blood sugar. Kaso merong tao na mag-take ng kunting ice cream, very high ang blood sugar. So there is a different. There's personalization of food. Or there is personalization of response to food. So ibig sabihin, walang one diet for one person. There is no one diet for every human being. It is personalized. And then later on, nalaman nila na the gut or the digestive system or the stomach has something to do with it. Bakit ikaw, kapag kumain ka ng rice, okay lang yung blood sugar mo. Yung isa, bakit nung kumain ng rice, ang taas ng blood sugar? Doon nila nalaman na may problema sa chan. Naging meron pang research na ini-equate nila na yung chan is as equal as the brain. That we have two brains. Diba? We have two brains.
It's in the head and it's in the stomach. Kasi sabi nila, subukan mong kumain. Kumain ka ng madami. Yung brain mo, parang inaantok ka. It affects the brain. Yes. Kapag stress ka naman, stress yung brain, ano mangyayari sa tiyan? Parang kakain, gugutom, stress eating. Parang upset. Parang there's a butterfly in the stomach if you are stressed. So sabi nila, merong gut-brain axis. The brain is intimate with the gut. And anatomically, itong digestive system natin, kapag ilapag mo siya, it can cover the whole football field. Ganyan kaluwang ang surface area ng tiyan. And they believe that 60 to 70% of the immune cells are in the gut. Kaya napaka-importante ang stomach. Kaya doon din sumikat ang mga kailangang 60 to 70% ang doon yung mga immune system natin doon. Actually, trillions of bacteria are in the abdomen or in the stomach, in the digestive system. Kaya napaka-importante doon papasok ang tinatawag nilang prebiotic and probiotic. Yun. Pag meron kami yan, ito, iniinom ko ngayon. Ako yung amazing Diyos ko. Kasi we have Dok naman, napapadami to yung inyong namin ito. Yung amazing juice namin, Doc, prebiotic, kasi yung coffee namin, we have the probiotic naman. Okay, talking with differentiation, ano bang difference ng prebiotic sa probiotic? Ang prebiotic is, meron ng bacteria dyan eh, meron ng good bacteria sa gut natin. So, a prebiotic is something to give nourishment to the, ang tawag dyan is microbiome, community of microbiome. Bacteria. It's the microbiome. Ang probiotic naman is bacteria yan, na good bacteria. A very, very popular probiotic is Yakult. Ayan. Lactobacillus. Alam ng tao, yes. Napakaganda ang Yakult. If I'm not mistaken, it's in Japan. Japan made. It's a Lactobacillus casei, Shirota strain. Ang problema lang kasi sa mga probiotics, kasi they are living organisms eh. Bacteria siya eh. Is they are heat sensitive. Kunting heat lang, namamatay na sila. Kaya nga it's very strict. Actually, nag-attend ako sa seminar ng Yakult and Probiotics. Kaya napaka-importante, sabi ko nga, knowledge is power and knowledge is profit. Kasi kung hindi natin alagaan ang pag-take ng Yakult, we might not be taking the full benefit of it. Kasi 5 to 10 degrees lang talaga yan. 5 to 10 degrees. Kapag at room temperature, okay lang in a few minutes. Kaso kapag pinatagal mo ang Yakult, sample, bumili ka ng Yakult, linagay mo sa sasakyan, meron ka pang ginawa kasi meron ka pang kailangan gawin. So, iniwan mo yung Yakult sa loob ng sasakyan. Actually, it's useless na. Because for a probiotic to work, it should maintain the number of bacillus. It should maintain the number of the bacteria. Billions din ang mamamatay kaagad-agad. Hindi lang heat, pressure, acid na dadaanan pa ng tiyan. And napaka-importante na alam natin to. Ang kagandaan, merong isang very known ngayon na probiotic. That's what they call Ganoderm BC. 3-0. Ah, 3-0 ang tawag? Ganoderm. It's a Ganoderm BC. Bacillus coagulans. Na yung coffee natin. Ha?
Dok, ang coffee ho namin is Ganoderm BC. Sabi ko nga, 13 pala, 3-0 pala tawag doon. Okay. Wow. But, yung probiotics, marami siyang klase, parang ganun. Yes. Like lactobacillus, ganyan. Tapos, iba-ibang brand, kumbaga. Parang ganun, Dok. So, yung Ganoderm, ano yun, Dok? Ganoderm. Yung Ganoderm, ang kagandahan ng sa Ganoderm, it is a spore. Spore-formed siya. Sabi ko na nung sa biology subject namin, gumagamit sila ng pesticides to kill the microorganisms doon sa mga plants. Kaso, merong mga microorganisms, merong mga bacteria na hindi matanggal-tanggal. Merong mga pests na hindi kaya ng mga pesticides. Doon nila nalaman they are spore-forming pests. Spore. Parang nag-recreate sila ng bulletproof around them para kahit anong pesticide ang gagawin mo, hindi sila masisira. Kaya they thrive. And yun ang kagandahan ng Ganoderm. It is a spore. Kaya kahit with heat, kahit with acid, kompleto pa rin siya. It can deliver the best amount doon sa target area. Yun ang kaganda ang type of probiotic na ito. It's in the, I encourage everyone, you research, and maa-amaze kayo. Sabi ko nga, if we know what we are putting it in our mouth, kung malaman natin yung talagang essential benefits na makuha natin, you will get the full benefit. Kasi what if we have talagang... Diba, yes, Madam Press. Kasi yung pag nasa international kami, nasa international market kami, talagang ano, makikita mo talaga sa international market yung Ganoderm BC 30 na yan, na talagang pagka you have that kind, you have the product, that product in your product, talagang ano, meron pang ano eh, parang it's an association na lahat ng mga Ganoderm BC 30 user. Meron ganun. May association kasi hindi lahat ng probiotic, tama sabi ni Doc, pare-pareho. Yan ang pinaka-high-end sa lahat. May difference ba yun, Doc, if let's say in capsule form or in liquid? Let's say, di ba, tayo coffee? Wala. Kung in capsule form in coffee, syempre pinag-aralan nila yan eh. Napag-aralan nila how to we take it as a nutrient. So, doon sa readings ko talagang it can be given in forms kasi nga spore siya, napakaliit, hindi makita. Tapos meron pang ibig sabihin it can be in liquid or in yes powder. At least ito pag nagko-coffee ka, alam mo that you're drinking healthy talaga, na healthy coffee talaga, 'di ba? Kaya siguro linagay nila sa coffee to prove that even heat cannot destroy the spore. Unlike kasi yung other bacteria na heat-sensitive. Heat-sensitive, wala ng value. May whelm yun pa, di ba? Yung ating... Whelm yun. Have you heard of whelm yun? Have you heard of whelm yun? Okay. Ang whelm yun, actually, galing yan sa... Yeah, it's a beta-glucan. Ang ganda ng story niyan. Ang ganda ng story ng Wellbeam. May story din yan? Oh, dami story. May Magena. I love stories. May anak ko. I love stories. Sige daw, mag-story ka. Actually, Wellbeam is galing sa cell wall ng yeast. A beta-glucan from a cell wall of a yeast. So may infection, yes. Mga yeast infection, kung narinig niyo yung mga yeast infection. Ang yeast is yung pag nagbibake sila ng tinapay. Yung yeast. Okay. In the studies kasi for the immune system, ang first soldiers ng immune system are called neutrophils. Yan ang pinakamadaming cells ng immune system, neutrophils. Kapag na-sense ng body na merong infection na parating, maglalabas siya ng madaming neutrophils doon sa area. And these neutrophils
will they get attached to this fungi or yeasts or bacteria in two attachments. Kailangan dalawa. Merong inner and outer layers kasi yung mga bacteria na yan. Para ma-destroy nila yung bacteria, dapat makapag-attach sila two times. Kung once lang na nag-attach, hindi niya masisira yung bacteria. Kaso kung dalawang beses niya in-attach, masisira niya yung bacteria. Ngayon, yung inner layer na yun, that is called the beta-glucan. So, kinuha nila yun. Kinuha nila, they divide into very, very small. Yun yung whelm yun. So, it's a part of a yeast. Cell wall ng yeast. Tapos, ipapakain sa atin. Okay. Kapag kasi pinakain sa atin, makikita yun ng katawan natin. Sa chan, babalutin niya yun. Kasi it's a foreign body. It's a yeast, eh. It's a cell wall, eh. Yes. Babalutin niya. Kapag binalot niya, gagawin niya maliliit-maliliit na pieces. Kasi susubukan niyang sirain. Maliliit na maliliit. Ngayon, yung mga cell wall na yun iikot sa katawan natin. Kapag may infection at nakita ng lumabas ulit yung mga neutrophils, okay, ilan ang kailangan ng attachment for a neutrophil to destroy a yeast or fungi? Dalawa. Absent ako niyan, Dok, eh. Dalawa. Okay. Ngayon, merong beta-glucan. So, hindi na dalawa ang kailangan niya. Isa na lang. Para masira niya yung mga fungi or bacteria. Parang pinagaan niya yung trabaho ng immune system natin. Immune system natin. Mga soldiers ng body. Yes, kasi nung first, kapag wala yung immunoglucan na yan, glucan, kailangan niya yung dalawang receptors. Kailangan niya ang dalawa. E kung minsan, yung mga bacteria, isa lang ang receptor. Kaya binigyan natin yung mga soldiers natin ng parang signal kaagad-agad. Isa na lang ang hahanapin yung attachment to the cell. And then he will destroy the cell na. It will destroy the cell. The intruder or the bacteria or the fungi. Parang pinagaan niya yung immune system. Grabe, Doc. Alam mo, habang ini-explain yan, Doc, bakit kami na-excite? Ako, na-excite ako. Kasi para ako nasa international convention. Kasi that's how they explain also. Yan yung pro and prebiotic na yan. So, parang nararamdaman ko na nandoon ulit ako sa convention. Ay, nako, Doc. Ang ganda, no? Pagka na pag-aaralan. Yes. Diba? Talagang, parang feeling ko tayong tatlo lang nag-uusap. Parang wala tayong viewers. Oo. Ma-viewers natin. Kumusta naman kayo? Ayan, tingnan muna natin sila kung existing pa rin ba sila. Kasi, Doc, maraming na-amaze sa'yo. Ito, sabi, naku, more life, Doc, please, sabi. Ako, actually, amazed din ako. Gusto ko sanang, ano, kung meron lang, siyempre, naka-live kasi tayo, eh. Ang gandang i-explain yan sa PowerPoint, yung mga by pictures. Naku, Doc, explain para maintindihan natin yung, and then, the internet is very wide na para ma-research pa natin yung kagandahan ng yun nga sabi ko, how we can boost our immune system with different products. Tanungin natin gaganda. Sila, Doc. Guys, yung mga viewers natin, gusto niyo bang makita si Doc na e-explain niya to with PowerPoint para talagang, sabi nga ni Doc, knowledge is power, knowledge is profit. Diba? So, gusto nyo ba, guys, na marinig si Doc na mag-explain with PowerPoint talaga na mas ma-explain ng mas maliwanag? Kasi kami mismo, Doc, talaga, personally, ang dami naming natutunan. Pero going back, no? Oo. Naku, gusto nila, yes, gusto nila. Wow, yes po, Doc. Ben, good idea, please. Dami po ako natutunan. Ang galing-galing ni Doc. So, Doc, ang dami mo ng fans. Lalo dumami ang fans. Pero, Doc, yung po probiotic and prebiotic, I mean, yung difference po niya, di ba, yung probiotic, di ba, sa narinig na sa product focus, that's the good bacteria. That's the good bacteria. Apo. Yung so, bacteria mismo, Apo. Ang prebiotic is, actually, ang sabi niya dun is, what nourishes the bacteria. The food. Yung fertilizer or yung food for the bacteria.
para makapagtrabaho sila ng proper. So, tandem sila, sabi, doctor? Yes, tandem yan. Kaya, yun yung mag-i-explain na bakit yung mga, yun ang isang problema, actually, I'm so concerned sa mga bata nga eh. Bakit? Nung napag-aralan ko to, I'm so concerned na yung mga anak natin, yung mga maliliit, na nasanay sila sa food. Nasanay sila sa burger, nasanay sila sa, it's okay. In short, it's processed food. Mga nakukuha natin na sa mga fast foods, chemicals. So, yung microbiome nila is nasanay sa mga processed foods. Oh my. So, kapag magtitake sila ng fibers or fruits, hindi ganun kasanay yung microbiome. Kaya as young as they are, sanayin natin na yung good bacteria na nagdadigest ng fruits, fibers, mga nutrients na makukuha natin sa vegetables and fruits, sila yung dadami sa gut nila at not otherwise. Kaya dun may explain mo na ang different ang responses ng katawan sa pagkain. Kaya it will not take us na it will take few days na ma-boost natin yung immune system. Kaya encourage everyone, yung message na habang naka-lockdown tayo is at least man lang, we have to do something with our immune system. If we love our family, if we love our parents, lalo na yung mga parents natin, meron yung immunocompromised ng mga yan. Meron na silang mga dinadaing. Para kapag makatch man natin yan, but we will recover fast. That we will not infect our loved ones. Or, baka sa taas ng immune system natin, malalabanan natin. There is immunity. There is strong immunity na hindi makakapasok yung, kung makakapasok man, malalabanan natin agad. So, mas naging clear, no, yung ano ni Doc about the gut. Tapos yung talagang, mas magandang explanation kung bakit kailangan natin yung probiotics. Tapos kasi marami nagsasabi, mag-iinom na lang ako ng lactobacilli. Ganon. Mag-i-yakult na lang. Mag-i-yakult na lang ako kaysa magko-coffee ako ng, kunyari, Great Life. Yun pala, kumbaga yun sa atin, mas kumbaga branded, parang ganon, no, Doc? Yung nilagay nating good bacteria. Ganoderm, yes, Ganoderm, BC30. Hindi sayang, at is hindi na sayang. Oo. Hindi na sayang. Kasi it will yung nga sabi ko, naka-spore siya eh. Spore formed siya eh. Naka-bulletproof. Talagang makukuha natin yung full benefit ng probiotic na yan. And in the market, hanapin niyo mag-research ng one of the best probiotic. Ang lalabas dyan is Ganoderm. Ganoderm BC. Yes, Doc. Yes. That's why we chose it as one of our ingredients ng Great Life. Oo. Lalo ako yung nagkaroon ng sobrang confidence. Although alam ko naman that the products are really good, no? Are really great, yung products ng Great Life. But hearing it from you, tapos yung mga ingredients na meron tayo na gano'n, it's really very informative. Siguro, EVP, basahin lang natin ng kaunti yung comment ng ibang viewers natin. Kasi sabi nila na ako, informative talaga. And all. Sige, ito. All of them are saying gusto nilang maulit to. Actually, panahon na ba ngayon ng mga episodes eh? Dahil sa Netflix, ang dami mga season 1, okay? So, this is what we call the first episode. First episode pa lang to. Mangungumpleto tayo ng mga 16, 20 episodes. Diba? Sanay naman kayo manood ng 20 episodes. Tama, diba? Ang dami naka-appreciate talaga ng mga ano niyo po, yung mga sinabi niyo. Kahit kami din po, talagang ang dami namin natuto. Although naririnig kasi namin yan po sa product focus, yung ibang explanation. Pero dito, this time, it's really so detailed talaga. And maganda. Tapos, yung ano natin, bali Doc, di ba, parang we talked about, syempre, di ba, ito puro mga supplementations. Kasi we were talking about our immune system. Eh. Sobrang sikat, it boils down to one. Eh. Parang immune system, palagi na lang naririnig yun. Are there any medicines or drugs na nakakaboost ng immune system? Or supplements lang ba yan? Parang ganun?
Oh, actually yun nga din ang question. Ang yun din nga ang kapag may mga patients na nagtatanong na, "Doc, how can we improve paano mapalakas yung immune system?" Yun ang aminin ko sa medicine. Actually, we are focused on the secondary treatment of diseases. Kapag immunocompromised yung patient, yung ibig sabihin, bagsak ng yung immune system niya, doon din nagtatrabaho yung overdosage of vitamin C na IV. Kaso, 90% actually is we get from vitamins pa rin. And we encourage patients to take as much as possible natural plant-based. Kaso ang hirap na kasi kapag yung pasyente mo is immunocompromised na, bagsak na yung immunity niya, ang hirap i-develop. Ang hirap i-boost. Kaya, napaka-importante na, sabi ko nga ulitin ko, sa mga anak natin, tayo nasa middle age na, or napaka-importante hanggang na... Middle age lang, Doc. Hanggang middle age lang. Middle age lang. Malapit sa... Oo. Is, we can still do something. Lalo na, alam mo, ang kwantyan is 35 and above na eh. You keep your diet proper. Ang laki pa rin. Marirecover natin yung immune system natin na gusto natin. How much more kung bata pa sila, tinuturoan na natin sila how to boost their immune system or how to protect their immune system by eating these proper foods, superfoods. Right. Sabi ko nga, sa totoo lang, we can, bakit tayo nagtatrabaho? Bakit tayo kumikita ng pera? Para ba kumain ng masarap? So, ako mismo, kung gagastos man ako ng pang, ito nga makikita natin sa pandemic ngayon eh, hindi natin kailangan yung mga gastos natin sa entertainment. Nabubuhay tayo, which is more important than life. Yung mga entertainment movies, kung saan-saan, mga party parties. During this lockdown, makita natin what is the most important. Kaya, rather than spending so much budget sa iba, why not on food na mag-build up ng immune system ng mga family members natin to avoid diseases. Kasi kapag nagkasakit yan, ang laki ng gastos. True. Kung hindi nakakasakit, ubusin mo na lang, you take more of your budget para dito sa mga plant-based supplements. Kaso, makakasave ka in the long run. Kasi magkasakit lang yung isang patient, ang laki ng kukunin niya. Hindi makapagtrabaho. So actually, nung rini-review ko to is, we can go back to the Garden of Eden. Yun, Garden of Eden. Binigay ng Panginoon yan. Kompleto. Plants and animals, more of plants actually, andyan. Medicinal, nasa Bible yan eh. Mm-mm. From the leaves of this plant, sabi niya, madaming medicine. Oh. Wow. Anyway, Doc, meron po nagtanong, Doc Ben, kung binessage na talaga, piniem na kay Miss Che, kung may allergy po sa fish or seafood ang bata, hindi po ba siya pwede mag-take ng spirulina? May allergy sa seafood? Fish and or seafood po ang bata. Okay. About allergies, sabi ko nga, supplements are safe. They are because they are plant-based. Eh. Okay. Kaso, as a warning din, kasi syempre, uh-huh, if you're taking, merong mga rare cases kasi din, na kagaya ng, lalo na kapag kasi may allergies, may hypersensitivity ang katawan in many forms. Sensitive siya. Ang daming types of allergies. Like sa contact lang, belt lang, yung belt mo lang, pwede kang magka-allergy. How much more kung intake mo? Mm-mm. So,
it's very important kung may allergy, history of allergy. Napaka-importante na we must know which are allergenic to them. Mm-mm. Para maiwasan natin. Para maiwasan. Kaso usually sa history ng mga plants and vegetables, rare. Kaso meron pa rin, di ba, may poison ivy, hindi pa rin tayong makapagkuha ng allergy from plants. Mm-mm. Meron. So, try it in small amount. Kung wala namang reaction, tama. Then you can give it in larger amounts. Tama. Ganun naman talaga eh, di ba? Pag first time ka, you try it muna. Yes. Napaka-importante kasi kailan na kapag allergy. Very emergency din ang allergy kapag grabe. So, actually, ang ginagawa din namin sa hospital, before giving the antibiotics, itatry muna namin ng small. Kasi kung may reaction, small ang reaction. Kaysa bumbahin mo ng malaki, baka mag-anaphylaxis. Buong katawan na mag-allergy. So, advice ko, you try it in small amounts, and then kung wala namang reaction, pwede mong dagdagan. And then you will later learn na wala naman pala siyang allergy with spirulina. Then you can give it. But to be safe, small amounts muna. Ito po, Doc. Pwede daw bang mag-take ng glutathione yung 16 years old? 16 years old? Yes. 16 na eh. Medyo adult na rin, Doc. Ulitin ko ah. Kaya nga sabi ko is, knowledge is power. Pinoproduce na ng katawan natin ang glutathione. Mm-mm. Our body is producing glutathione. These are three amino acids. Kilala na siya. Glutamic acid, lysine, which is pinoproduce ang katawan natin. Sinusupplement lang natin kasi nagkukulang. Tama. So, okay. Pwede. Pwede. Okay. Doc, another question dito, very interesting, galing kay Franz. Sabi niya ganun, meron pang dapat computation on taking spirulina, okay, about katapat, you know, taking spirulina according to the weight? Yun okay. Ang tanong niya eh. Weight, according to the weight. Kaya nga sabi yes, ko, di ba? According to weight. Ginagamit ng muscle builders. And the more you use, the more protein that you will take. So, okay. Usually, wala eh. Walang computation. The more, the better. Kaso, maganda rin kasi na, for example, any, which is true eh, any excess or any too much is not also good. Kung sabi mo na, yun na lang. Kasi meron namang other sources. Kaya ang ganda nga ng combination of products. Kaso, okay. Sabi ko nga, mga muscle builders, they can take as more for them to build their muscles. Kasi ang ina-after na nila doon is yung protein. So, depende rin kung what benefit are you aftering. Wow. So, kailangan talaga. Parang, di ba, yung in-mention mo dati, Doc, na parang kailangan yung mas nakikilala na ng katawan mo yun. Yung... Correct. Isa dun yun. Kung okay yung, di ba, yung gut microbiome natin. Dapat yung mga very rich in vitamins and minerals, makilala ng katawan natin. Para at least sila yung dumadami sa microbiome community. Yung mga good bacteria na yun. Madaming good bacteria. Kaso at least yung mga good for this plant-based na kailangan natin is sila yung madami sa tiyan natin. So we'll benefit, full benefit na makukuha natin. Alright. Ayan, okay. So ito po, Doc. Siguro last ano na lang, from Kaden Gailik. Kung may tinitake yes. maintenance meds sa hypertension and diabetes, ano pong dosage ng supplements ang dapat? Yun, that's a very good question. Very good question. A very good question. Kasi aminin ko, before actually, I don't recommend supplements sa mga patients ko noon. Until very rest, ito talagang pinag-aralan ko, sabi ko nga, more focused kami sa secondary. Ako, more of surgery.
yun ang ginagawa ko. Yun ang sabi ko, makakatulong ako dito. But when I learned this, napaka-importante ang supplement. Actually, ang tawag dyan is complement. Complementary. Complementary medicine din. Because for the medicine to work, example, diabetic ka, hypertensive ka, and then you are taking fruits and vegetables. Kung aralin natin na yung mga tinitake natin na supplements are plant-based, they are as good as fruits and vegetables. So, mas maganda yung whole food na ititake natin. Kaso almost the same na rin. So, walang bawal. Ang tendency pa actually I'm going to this na my possibility na taking this blood pressure lowering plants extracts baka marireplace na yung maintenance kasi this amlodipine to mga antihypertensive natin are laboratory made. Example, captopril. It's from the venom of a snake. So it comes from natural. Imagine mo, from the venom of the snake, nakuha nila yung captopril. Kaso actually, kinopya nila sa venom. Hindi naman talaga yung venom yung tinitake natin. Kinapi nila kung ano yung nasa venom and then ginawa nilang chemical to lower blood pressure. So how much more kung ititake natin yung mga plants that are proven to have a lowering, the berries are very good for lowering blood pressure. Ang daming papers niyan. Ang daming papers. It can lower blood pressure. So, actually ngayon, dati-dati, I'm also hypertensive. Nagtitake ako na maintenance. And chine-check ko yung BP ko. And I'm so happy na nag-work sa akin yung isang gamot. But now I am trying to add it with a supplement that is lowering blood pressure. So I might come to the point na I will remove the synthetic. We will give you this, I will. Wow, thank you. Papadala namin kayo, Doc. Yes. So kasi if we believe, which is true eh, they are plant eh, there were studies to prove that it can lower blood pressure. It can lower cholesterol. So, there will come a time, sabi ko nga, di ba, ang palaya is for diabetic. Kung sana nung bata ka pa, nagtitake ka na ng ampalaya. Para hindi tumaas masyado yung, hindi masyadong nag-complicate na yung diabetes. So, yeah, that's an example. That is a supplement. Ngayon, naging drug na siya. So, habang bata, kailangan, ano na, na-exposed na. Yes. Kasi mga bata ay pinapakain sausage, hot dog, bacon, meatballs. Kaya probably pagka kumakain ng right supplementation, yung iba nagpapalpitate, yung iba nire-reject ng body. O, yun yung question ni Josephine Silva. Paano po pag nagpapalpitate yung tao pag nag-take ng food supplements? So, that answers yung sinabi mo, EVP. Bakit daw, Doc, nagpapalpitate yung tao? Meron daw nagpapalpitate yung tao pag nag-take siya ng food supplements? Okay. Sa palpitation, usually, di ba, common ang palpitation kapag nag-take ka ng, minsan, stimulants. Like coffee, or merong mga gamot na tinake, kaya nagpapalpitate. So, when taking supplements, make sure, kasi nga sabi ko, kuminsan kasi yung mga supplements, lalo na kapag synthetic sila. Kapag synthetic sila, merong reaction. Kasi imaginein mo, itry mo na mag-take ng fruits. And kung magpalpitate ka pa rin, then there must also be part of that fruit. Kasi it's rare. Eh. It's rare for taking plant-based na mag-cause ng palpitation. But if it causes palpitation, ibig sabihin, meron kang reaction doon. Actually, it's so diverse kasi yung katawan natin na merong bata na may allergies yan nga. May allergies,
Okay. Kaso ang daming research ngayon na as, 'di ba, may mga bata na nung bata ka, masyado kang madaming asthma, allergy. Kaso nung lumaki ka na over. Wala. Oo. Yes. Mm-hmm. The immune system has something to do with it. Oh. And how much more if you are conscious na you are building up your immune system. Kasi kung minsan hindi natin nalalaman, wow, ba't parang gumaling ako? Parang nagkasipon ako tapos biglang gumaling na. Ah, kasi hindi ka stress. Eh, how much more na huwag nating antayin na dumating yung illness bago natin binubust yung immune system. Oo. Yes. Eh, napaka-importante actually ako for now. What can we give our children? Number one is nourishment. Proper nourishment. Yes. And number two is spirituality. Yes. Yun lang ang gusto kong iwan sa mga anak ko. Yes. They have to know God and they should be nourished properly. With good nourishment kasi yung wisdom, yung intellectual processing, it will be answered. Just give them the proper nourishment. Mm-hmm. Kaysa pinapabayaan mo na lang, sige, chocolate dito, chichirya dito, kung anong mga binibigay sa mga bata. Habit and time. Yeah, now it's the time for them. Mm-hmm. Ang ganda nga ng pandemic na to eh. Kung makuha natin yung about the immune system, the virus is unseen, ang liit, hindi natin makita. Sana may matutunan tayo dito. Na pati yung immune system natin na hindi natin nakikita, is pansinin natin. Nagpapapansin yung mga hindi nakikita ngayon. Mm-hmm. Kasi virus pala na hindi natin makita, it affect all, everyone. Ang laki ng damage na ginawa, unseen to unseen. It's a virus, smaller than a bacteria. So it's just a message. Yung immune system natin hindi nakikita. Spirituality, hindi nakikita, akala natin. Kaso, it's speaking that even the unseen, it can cause a very great impact sa atin. Yes. Wow. Okay. We have learned so much tonight. I'm sure everybody here have learned so much also. Hindi ba, Chris? Okay. I'm sure. So, yes, kasi yes. You know, si Doc have a long day today. I know. Na kanina umaga. So Doc, before we end this, do you have any parting words to all of our viewers tonight? Okay. Para may episode 2. sa viewers at sa mga makakapag-view later, I hope if you are taking the supplements, ang swerte nyo. If you have these supplements with you, they are, as long as yung napagtutunan natin na they are not synthetic and they are plant-based, ang swerte nyo. Nang gagaling sa ibang bansa, nang gagaling sa ibang rainforest, ibang bundok ng ibang lugar, extracted from the whole food and delivered to our doorstep. Napaka grateful, napaka blessed kayo. Kasi we are yung napag-aralan natin na ang daming na ibibigay niyang supplement. Ang daming na ibibigay niyang medicine. It can be yung sinasabi nila na panacea na kapag tinitake natin to as early, mapiprevent natin yung other illnesses. And ang swerte, meron tayong mga elderly, meron tayong mga anak. And ulitin ko ulit, this is the best that we can give to our loved ones. Proper nourishment. Yes. Ang ganda ng products. I'm so happy with Great Life. Thank you. Ang swerte nyo, ang gaganda ng product. Ang swerte, sabi ko nga, wow, paano, ang galing naman na naggumawa ng combinations. Like the, meron nyo nakita ko na product nyo na ang daming, yun nga, yung berries, ang dami-dami. Pag kumbahinin mo lahat-lahat yan, it will really boost. Ang dami mong makukuha, hindi lang, mangosteen is a very good fruit. Ang daming benefit. And nakita ko, hindi lang mangosteen yung natitake niya. Andun, lumabas yung mga other sources of these antioxidants.
So, kaswerte. And nagpapasalamat ako sa company kung sino nag-produce ng supplements na to. Because they are giving valuable nourishment to the Filipinos. And I hope even to other people. So, let's go back to the Garden of Eden. Ang dami. Yes. Let's go back to fruits and vegetables. And kung hindi natin kaya to take every day, we can take it by supplementation. As long as we are sure that these are plant-based, para mas maganda yung benefit na makukuha natin. So, wow, thank you, Doc. Thank you so much, Doc. So, thank you so much. Thank you so much. Makaka-inspire. I'm sure maraming tao ngayon na na-excite pa to know really more about the products. Kaya, Doc, yung ating product and development head, si Ms. Macoragos, she will be having her product focus. It's a product demonstration, product focus, product knowledge this coming Thursday at 8 p.m. for our Yes We Care campaign. Kasi meron po kami yung campaign, yung advocacy ng Great Life, which is Yes We Care. So it's a campaign na talagang katulad po ng sinabi niyo, 'di ba? Nourishment and spirituality, 'di ba? That's something na gusto niyo ano sa mga bata, sa mga anak niyo po, sabi niyo kanina. Yeah. Yes. Oh. Spreading the goodness. Spreading. Thank you so much, Doc, for a very lovely evening, informative evening. And there will siyempre meron tong part 2, Doc, ha? Mag-uusap po tayo. It's a privilege. Yeah, thank you. It's a privilege. We care for everybody. We care for, you know, yung pag-spread natin ito ng knowledge. Knowledge is power. Knowledge is profit. So, yes. Thank you so much, Doc. Thank you very much din po. Marami, marami sa